Ayan, okay. Good evening po sa ating mga viewers at maraming salamat po. Habang hindi ko makita yung aking video. Ayan, good evening po sa ating lahat, no? At sa ating mga viewers, no? Narito na naman po tayo sa isang episode ng Ang Mabuting Balita, no? Syempre through the initiative of none other than our Daddy Eagle, Dr. Carl E. Balita. At syempre, para sa inyo pong mga future teachers, future LPTs, future top-notchers. Yan, no? Para po sa mga future top-notchers po dyan, shout out po para sa ating lahat, no? All the best para sa ating mga future top-notchers, no? So ngayong araw po, tatalakayin po natin ang may kinalaman sa wastong gamit ng mga salita. And it is my honor and pleasure to be with you all tonight, no? So ako po, si Marie Cristel Carpin, isa pong LPT, no? At syempre, inahangad din na kayo rin po ay maging future LPT up top-notchers sa tulong ng Carl Balita Review Center. Ayan, no? So para po sa mga gusto po na mag-send ng stars, no? Feel free lang po tayo na mag-send ng stars dito po sa ating Facebook Live. At gayon din po, para naman po sa mga gustong bumili ng mga libro po natin, no? Gaya po nung sinabi ng ating mga top-notchers, malaking tulong po talaga ang mga CBRC books. Kaya naman huwag na po kayong magpahuli pa at bumili ng ating mga libro. Ayan, no? So for tonight, tatalakayin nga po natin ang wastong gamit ng mga salita, no? Also known as retorika. Okay? So tinatawag po nating retorika at pagpapahayag yung mga wastong gamit ng mga salita at wastong gamit din ng gitling. Tatalakayin po rin natin yan mamaya, no? So mahalaga po na alam natin yung wastong paraan ng pagpapahayag kasi syempre ito po ay makatutulong para sa mas epektibong komunikasyon. Ayan, no? So syempre, alam ko excited na po ang bawat isa, no, na nanonood ng ating Facebook Live sa ngayon. Ayan, excited na po ba tayo? Pwede po ba nating iparamdam ang ating excitement? Pwede po ba tayo mag-comment sa ating Facebook Live kung ano po yung inyong nararamdaman para sa araw na ito, no? Tiyak na tiyak po ako na ang bawat isa ay very much excited para sa ating bago na namang serye ng Ang Mabuting Balita, no? So sige po, huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Simulan na po natin ang ating pagtalakay, no? Syempre, gusto nating malaman kung paano ba natin dapat na ginagamit ang ilang mga salita. Kasi baka mamaya, naka-aapekto pala to doon sa ating pagbibigay ng kahulugan, no? So alam natin, sa pang-araw-araw na pumumuhay, mahalaga yung mahusay na paggamit ng salita. Okay, so sige po. Ngayon, talakayin natin yung ilan sa mga salita na dapat nating gamitin ng mas mainam o mas wasto, no? So para tayo ay mas magkaroon ng mas epektibong pakikipagkomunikasyon. Ayan, no? So simulan po natin ito, no? Dito po sa mga salita, no? Na ito po yung mga pares ng mga salita na gusto nating malaman kung paano ba dapat gamitin. Paano ba dapat ginagamit o ano ba dapat o anong tamang paggamit sa operahin at operahan? At ano rin po yung tamang paggamit doon sa walisin at walisan. Ayan, no? So ito lang po yung tatandaan natin para hindi po tayo malito. Pag po yung may in, for example, dyan po makikita nyo po yung operahin at walisin, no? So ibig sabihin, yun po yung gamit. Yun po yung iyong paggagamitan. Okay? Pag naman po may an, ito po yung lunan o yung lugar. Saan mo gagawin yung action? Okay? So ganun po ah. Pag may in, ito po yung gamit. Pag may an, ito po yung lunan o yung lugar, no? Para mas magets pa po natin. Tingnan po natin yung sample, no? So operahin versus operahan. Okay? So ito po yung paggamit ng operahan. O operahan si Ana upang siya ay gumaling,
No? So gagamitin po natin yung an kung ang tinutukoy natin ay yung lunan o yung lugar. Ibig sabihin, yung katawan ng tao ang nagsisilbing lugar ng operasyon. So syempre, di ba, doon po tayo o doon po yung siya po, si Ana po ang ooperahan, no? Ang kanyang atay ay ooperahin, no? So yung ooperahin po ay yung kanyang atay, kaya po IN yung atin pong gagamitin. Okay? So makikita na po natin diyan, no? Para po sa mga orders ng ating mga books, may link na po tayo diyan sa ating sa chat po natin, no? So next naman po ay yung walisin versus walisan. Wawalisan mo o walisan mo ang ating sahig dahil marami ng kalat. So ibig sabihin, yung lugar, yung sahig, yun po yung ating wawalisan. Ano naman po yung ating wawalisin? No, wawalisin po natin, walisin mo ang mga kalat sa ating sahig. Ano po yung wawalisin natin? Ano po yung IN? Yung gamit po. Yun pong mismong mga kalat. Okay? Nagigets po ba natin yung bahagi ng operahin at operahan, tapos yung walisin at walisan? No? Sige nga po, check nga or tingnan po nga natin kung nagigets po talaga natin. Yan, meron po tayong mga drill. No? So sige po. Okay, pakitingin-tingnan po natin. No? Shout out po sa mga taga Masbate, sa mga taga Tuguegarao at sa mga taga Mauban Quezon na nanonood po sa atin ngayong gabi. Ayan, hello po para sa bawat isa. Shout out din po sa mga taga Nueva Ecija. Hello po. Yan po ang aming hometown. Ayan, no? So tingnan po natin yung drill po natin dito. Yung sagot po ninyo, pakilagay po sa ating chat. Tingnan po natin kung ano po yung sagot po ninyo dito po. Okay? Blank mo ang mga nagkalat na alikabok sa sahig. Ano po yung tamang sagot? Walisin o walisan? Tingnan ko nga po kung naintindihan po. Walisin o walisan po? Okay, ano po yung inyong sagot? Yan, sabi ni Ma'am Jinky, walisin daw po. Yan, walisin daw po ang mga kalat or ang mga nagkalat na alikabok sa sahig. Very good. Yan po ay walisin. Very good. Salamat po. Sunod po. Ang sahig ay dapat ng blank dahil darating na ang mga bisita. Ang sahig ay dapat ng blank dahil darating na ang mga bisita. Ano po ang tamang sagot? Walisin o walisan? Tingnan nga po natin. Ay, yung sahig, yung tinutukoy po ah. Yung sahig po, yung tinutukoy. Ano po ba yung sahig? Yan, hello po sa mga taga Camarines Sur. Hello po. No, na-enjoy ko yung last visit ko dyan. At hello din po sa mga kababayan natin sa Cotabato City. Ayan, pati po sa mga taga-Albay, shout out po sa atin. Very good. May nakita na po akong tamang sagot. Si Ma'am Lucila, sabi niya ang tamang sagot ay walisan. No? Wawalisan po natin yung sahig kasi yun po yung lugar o yung lunan. Okay, very good po. Hello po para sa mga taga Bohol. Ayan, hello po. Hello po sa inyong lahat. Okay, next po. Si Kyla ay kailangang blank para maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Operahin o operahan? Ano po yung salita na tama nating ilagay dyan? Yan, hello po sa mga taga Colombia, Sultan Kudarat. Hello din po sa mga taga Cavite. Hello po. Okay, hi po sa ating mga taga Palillo Island. Okay, very good. Salamat po, no? Yung mga sagot ay tama. Okay, sige po, next. Si Kyla ay kailangang blank para maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Operahin o operahan? Okay. Si Kyla ay kailangang blank para maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Operahin po ba o operahan? Hey, hello po para sa mga taga San Francisco, Quezon. Okay, shout out din po para sa mga taga Leyte. Okay, shout out din daw po para sa mga taga Zamboanga del Norte.
Okay, ano po yung sagot natin dito po sa ating drill? Si Kayla ay kailangang blank para maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Operahin po ba o operahan? Okay, hello po para sa mga taga-Ilagan, Isabela, sa mga taga-Tugigaraw at sa mga taga-Rosario, Batangas. Okay, hello po sa mga taga-Bohol. Okay, at dyan po sa aking family din sa Muntinlupa. Hello po sa inyo. Ayan. Okay, very good, no? Tama po yung sinabi ni Sir Bryle sa ating live. Ang tamang sagot po ay operahan. Okay, so kasi po si Kayla po yung ating tinutukoy. Okay, so para po sa susunod, ang kanyang apdo ay kailangang blank upang tanggalin ang mga namuong bato rito. Okay, so operahin po ba o operahan? Operahin po ba o operahan? Okay, so hello po sa mga taga Masbate, sa mga taga Aklan, sa mga taga San Pedro, Laguna. Ayan, okay, sige po. Okay, hello po sa mga taga Magallanes, Cavite, sa mga taga Puerto Princesa, Palawan, at sa mga taga Kalinga. Ayan, hello po. Sige po, no? Ano po yung sagot po natin dito? Ang kanyang apdo ay kailangang blank upang tanggalin ang mga namuong bato rito. Ano po yung tamang sagot? Operahin po ba o operahan? Okay, ang kanyang apdo ay kailangang blank upang tanggalin ang mga namuong bato rito. Yeah, thank you. Salamat po, Ma'am Jocelyn. Tama po yung inyong sagot. Ito po ay operahin. Very good. Salamat. Tama din yung sagot ni Ma'am Sheila. Ayan. So, operahin po. Kasi po yung tinutukoy po ay yung apdo. Ayan. Hello po, tita. No, nanonood, no? Si tita Margarita Hozon. Shout out po sa inyo dyan. Ingat po kayo palagi. Okay? Yan po. Okay. So, tama yung inyong sagot. Operahin po. Very good. Sige po. Ngayon naman, punta tayo, no, sa kadalasan na nahihirapan o nagkakamali yung mga tao na paggamit, no? Ito po yung pahirin at pahiran at yung punasin at punasan. Madalas lang po natin ginagamit yung salitang punasan at saka pahiran. Pero hindi po natin alam, iba po pala yung ibig sabihin ng mga salitang ito. So pag may IN po dyan, makikita niyo po, IN, ibig sabihin, alisin. So lahat po ng may IN, alisin ang ibig sabihin. Halimbawa, yung pahirin, alisin. Punasin, aalisin po. Yun po yung ibig sabihin po. Pag naman po yung may AN, lagyan. No? So para di po kayo malito, yung alisin, may IN. Yung lagyan, may AN. Okay? So yun po yung tip po natin para sa bagay na yan, no? Alisin, may IN, lagyan, may AN. Okay? So yun po. So ngayon, tignan po natin kung paano po natin ito gagamitin. Okay? So mag-drill po tayo ngayon, no? So punasin o punasan po ba ito? Blank mo ang pawis sa iyong likod upang hindi ito matuyuan at ikaw ay magkasakit. Okay? Blank mo ang pawis sa iyong likod upang hindi ito matuyuan at baka ikaw ay magkasakit. Okay? Ano po yung tamang sagot? Punasin o punasan? No? Blank mo ang pawis sa iyong likod upang ikaw ay hindi, upang hindi ito matuyuan at baka ikaw ay magkasakit. Ano po ito? Punasin o punasan? Yan. Hintay po tayo ng inyong mga sagot. Okay. So bago po, habang hinihintay po natin yung mga sagot ninyo, shout out po para sa mga taga Quezon City. Yan. Shout out din po para sa mga taga Aklan, sa Agusan del Norte. Okay. Shout out po para sa mga Hawaiian City. Hello po sa mga taga Isabela. Sa mga taga Pangasinan, hello din po. Okay, very good, no? Ang tamang sagot ay
punasin kasi tatanggalin mo yung pawis eh. So pag aalisin, yung may IN po ang gagamitin natin. Very good. Maraming salamat. Tama po yung sagot po ninyo. Ngayon po, punta naman po tayo sa susunod na example. Ang sahig ay dapat na blank ng floor wax upang maging makinang at malinis. No? Ang sahig ay dapat na blank ng floor wax upang maging makinang at malinis. Ito po ba ay punasin o punasan? Okay? Ang sahig ay dapat na blank ng floor wax upang maging makinang at malinis. Punasin po ba o punasan? Okay, ano po yung ating sagot? Okay, hello po para sa mga taga-Bulacan. Hello po sa mga nanonood sa atin mula sa Nueva Vizcaya. No, sa mga taga San Luis, Batangas, no, para sa mga nanonood mula sa Cagayan de Oro City, no, para sa mga taga Abra, no, para sa mga taga Apayao, shout out po sa ating lahat. Okay. So dito po, ang sahig ay dapat na blank ng floor wax upang maging makinang at malinis, no? Punasin po ba o punasan? Ano po yung ating sagot? Punasin po ba o punasan? Very good! Ang tamang sagot po ay punasan. No? So yun po yung ating tamang sagot. Dapat po na ito ay punasan ng floor wax. Kasi po, lalagyan po natin ito ng floor wax. Okay, very good. No? Maraming salamat po sa inyong pagsagot. Okay, sige po. Sunod po tayo. Makabubuti kung ang iyong likod ay blank mo ng langis bago ka maligo. No? Makabubuti kung ang iyong likod ay blank mo ng langis bago ka maligo. No? Ito po ba ay pahirin o pahiran? No? Ito po ba ay pahirin o pahiran? Makabubuti kung ang iyong likod ay blank mo ng langis bago ka maligo. Pahirin o pahiran? Okay, hello po para sa mga taga Antique, Valenzuela. Hello po from sa mga nanonood from Mindanao, no? Para po sa mga taga Cagayan de Oro City. Hello po. Para sa mga taga Lucena, hi po sa inyong lahat. Para sa mga taga Bukidnon. Ayan, hello po. Okay po, pahirin po ba o pahiran? Ayan, si Ma'am Ma'am Concha, kung o-order po kayo ng book, pwede po kayong mag-sagot doon sa link po natin. O pwede rin naman po kayong mag-private message sa ating page dito po sa Carl E. Balita. Ayan. Okay po. Okay, sige po. Ano po yung tamang sagot? Pahirin o pahiran? Kasi lalagyan mo dapat ng floor wax. So pahirin o pahiran? Ay, lalagyan mo dapat, sorry, ng langis. No? So, pahirin o pahiran? Okay, very good po. Tama po ang inyong sagot. Ang tamang sagot po ay papahiran. No? So, kasi kailangan pong lagyan. Kaya, pahiran. Letter A-N. Okay, very good po. No? Blank mo ang sipon mo dahil hindi magandang tingnan. Blank mo ang sipon mo dahil hindi magandang tignan. Okay, sorry po, no? Pahirin o pahiran po ba ito? Blank mo ang sipon mo dahil hindi magandang tignan. Okay? Okay. Sige po. Okay, para po sa mga mag-order po ng book, no, mayroon po kayong pwedeng i-click po dyan. Nakapin po yung link para sa Google Forms para sa mga gusto pong umorder ng ating CBRC books. No? Very effective, very reliable po ang ating mga information na makikita and it will surely help you sa ating board exam preparation. No? So nakapin po sa ating live ang pag-orderan po natin ng ating mga libro. Yan. Okay po, no? So ang tamang sagot po ay pahirin o punasin. Kasi po, tatanggalin po natin yung
si Pon. Okay, very good po, no? Thank you. Okay, sunod naman, marami ding nahihirapan sa tamang paggamit ng pinto at pintuan at maging sa hagdan at hagdanan. Okay, so yung salitang ugat lang po, ibig sabihin, ito po yung pinto at saka yung hagdan. Ito po yung mismong bagay. Ito po yung mismong ating nahahawakan at mismong ginagamit po natin. Pag naman po yung salitang ugat, tas nilagyan ng panglaping an, nilagyan po natin ng panlaping an. So pag pinto, naging pintuan, pag hagdan, naging hagdanan, ito po yung kanyang kinalalagyan. So ibig sabihin po, pag yung pinto lang ang tinutukoy natin, yung mismong bagay lang po. Pag naman po yung pintuan, ang tinutukoy natin, yung pinaglalagyan po ng pinto, yung frame ng pinto. Okay? So pag pinto lang po, ulitin ko po, no? Pag pinto lang po, yung mismong binubuksan at sinasara po natin, yung mismong bagay. Pag naman po pintuan, ito po yung pinaka-frame ng ating pinto, no? So kaya po siya pintuan. Pag hagdan naman po, ito po yung ating inaakyatan. Ito po yung may mga steps. Ang tawag po doon ay hagdan. Pag naman po hagdanan, ito po yung kinalalagyan ng hagdan. Doon po nakakabit yung ating hagdan, no? So para mas malinaw po sa atin yan, yun lang po yung ating tatandaan. Okay? Sir Biasong Charlie, yun pong mga presyo po ng libro, makikita po natin doon po sa link. Okay? So eto po, nilagay na po natin at nakapin po kung paano po tayo pwedeng maka-order ng ating mga libro. Ayan. Thank you po. Okay? So sige po, no? So tingnan po natin dito. Para maayos ang bahay, kailangan gibain ang pinto o pintuan. Para maayos ang bahay, kailangan gibain ang pinto o pintuan. Sige nga po, para po maayos ang bahay, kailangan gibain ang, pwede po bang pinto o ang tamang sagot po ay pintuan? Ano po yung tamang sagot? Opo, Ma'am Giselle, meron po tayong mga books para po sa ating majorship. So kahit ano po yung inyong majors, meron po tayong available na books para sa inyo. Ayan, okay po. Sige po. Okay, ano po yung tamang sagot po natin dito? Para maayos ang bahay, kailangan gibain ang pinto o pintuan. Yan, okay, very good po. Ang tamang sagot po ay pintuan. Okay, very good. Mahusay po, no? Sunod po ay, ano pang hinihintay mo? Pumasok ka na sa pinto o pintuan. Okay? Ano pang hinihintay mo? Pumasok ka na sa pinto o pintuan. Okay, ano po yung ating sagot? Okay, shout out po at thank you po para sa mga nagsisend ng ating stars. Ayan, maraming salamat po. Okay, patuloy lang po tayo na mag-send ng stars sa ating live para ipakita yung ating appreciation para sa project na ito ng ating Dr. Carl E. Balita. No? Siyempre, para magpatuloy pa po natin o ipagpatuloy pa po natin yung pagbabahagi sa inyo ng libreng kaalaman na para sa inyong pagkatuto at pagpasa at pagtatap sa board exam. So shout out po para sa mga nagsisend ng stars. Mag-send lamang po tayo ng stars dito sa ating Facebook Live. Okay, maraming salamat po. Okay, so sige po, balik tayo, no? Ano pang hinihintay mo? Pumasok ka na sa? Okay, ang tamang sagot po ay pinto. Ayan, very good, no? Mahusay po. Tama po ang inyong mga sagot, no? Salamat po. Sunod po, kumapit ka sa blank upang hindi ka mahulog. Kumapit ka sa blank upang hindi ka mahulog. Hagdan po ba o hagdanan? Hagdan po ba o hagdanan?
kumapit ka sa blank upang hindi ka mahulog. Ayan, thank you po Ma'am Jeneline at Ma'am Judy para sa pagsisend ng stars sa ating Facebook Live. Salamat po! Thank you po, Sir Manuel, sa pagsisend po ng stars. Ayan, okay. So, sige po. Kumapit ka sa blank upang hindi ka mahulog. Hagdan o hagdanan? Hello po sa mga nanonood mula sa Oriental Mindoro. Hello po. Okay, sige po. Tingnan po natin. Salamat po, Ma'am Norhana, sa stars. Okay, sige po. No, so hello po sa mga nanonood mula sa Cotabato City at sa mga taga Negros Occidental at Negros Oriental. Okay, hello po sa mga nanonood mula sa Mantikaw. Hello po sa inyo dyan. Okay, Ma'am or Sir Ernar, meron po tayo dito nakapin para po sa ating book orders. Okay? So, sige po. Okay, ano po yung sagot? Kumapit ka sa blank upang hindi ka mahulog. Ano po yung pwedeng kapitan? Very good. Tama po yung inyong mga sagot. Yan po ay hagdanan. Okay. Thank you po, Ma'am Arlene, para sa pagsisend ng stars. Ang tamang sagot po ay hagdanan. Okay. So next po, mag-ingat ka sa pag-apak sa blank dahil ito'y makitid. Thank you po, Sir Jun Ray at Ma'am City, sa pagsisend po ng stars. Salamat po, no? Patuloy lang po tayo mag-send ng stars para may pagpatuloy ang gawain ito ng ating mabuting balita. Ayan. Okay, Sir Nino, thank you po. Ma'am Elizabeth, shout out po sa inyong lahat at shout out din po sa mga nanonood mula sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Okay, sige po. Ano po yung sagot po natin? Mag-ingat ka sa pag-apak sa blank dahil ito ay makitid. Hagdan po ba o hagdanan? Hagdan po ba o hagdanan? Ano po yung ating sagot? Okay, mag-ingat ka sa pagtapak o pag-apak sa blank dahil ito ay makitid. Hagdan po ba o hagdanan? Hello po mula sa mga taga Magdalena, Laguna. Hello po mula sa mga taga General Santos City. Makita-kita po tayong lahat dyan, no? Ayan. So, ang tamang sagot po, very good, ay hagdan. No? Shoutout po kay Sir Jimwell at kay Ma'am Joy para sa pagsisend ng ating stars. Maraming maraming salamat po. Ayan. Okay. Sige po. Sunod po. Wastong paggamit ng nang na maikli at nang na mahaba. Ayan. Sabi po ni Sir Kenneth, shoutout daw po kay Ma'am Ira May Magtalas. Ayan. Sana all pinapa-shoutout, diba? Okay, sige po, magpatuloy po tayo. No, hello po sa mga nanonood mula sa Holosulu. Yan. Ma'am Aprilyn Elio Balenya, thank you po sa pagsisend ng stars. Yan, thank you po. Salamat po. Sige po, para sa wastong paggamit ng nang na maikli at nang na mahaba, no, na lagi natin talagang nakalilimutan. No, so alamin natin kung ano yung wastong paggamit dyan. Pero bago yan, shoutout po kay Sir James at Ma'am Rhea para sa pagsisend ng stars. So, thank you very much po. Okay, sige po, no? So, una, ginagamit po natin ang nang na maikli kapag sinasagot po natin yung tanong na ano. Okay? Halimbawa po, anong kinain ni Jeffrey? Okay? So, kumain si Jeffrey ng pansit. Okay? So, pag sinagot po natin yung tanong na ano, okay, gagamit po tayo ng maikling nang. Okay, yan po ang gagamitan po natin, no? Sunod po, kapag sinasagot ang tanong na kailan. Halimbawa po, kailan umuwi si Ben? Umuwi ng tanghali si Ben. Kapag sinagot po natin yung tanong na kailan, nang na maikli po ang ating gagamitin. Okay, hello po mula sa mga taga-Lubang Island. Hello po sa mga taga-Butuan City. Okay, Ma'am Bonessa, thank you po sa stars, no? Shout out po at thank you very much sa lahat po na nagsisend ng stars, okay? Hello po sa mga taga Northern Samar, okay? So ayan po. Okay po, no? So yun yung pangalawang pagkakataon, no, kung saan gumagamit tayo ng nang na maikli.
Sunod po, kapag nagsasaad ng pagmamay-ari, no? So nakabibingi ang tahol ng aso. Kaninong tahol yung tinutukoy natin? Doon po sa aso. So ang may-ari ng tahol ay yung aso. Kaya po gagamit tayo ng nang na maikli. So halimbawa, akin ang nasa iyo ang papel na iyan, no? Akin ang papel na ito. Diba? So, gagamit po tayo ng nang kapag ginagamit po natin ay nagkakaroon po tayo ng pagmamay-ari. Ay, hiniram ko ang ballpen ng babae. So, ibig sabihin po, kaninong ballpen yung hiniram? No? Ng babae. Kaya maikling nang po yung ating gagamitin. Okay, sunod po. Kapag tungkol sa oras o petsa ang pinag-uusapan. So halimbawa po, darating ako bukas ng umaga. Okay? So oras o petsa ang ating pinag-uusapan, kaya nang na maikli po ang ating gagamitin. Okay? Hello po sa mga taga Sorsogon, sa mga taga Zamboanga, Cebu, Bugay, no? Ayan po. Okay, so Ma'am Carla Tabios Montejo, shout out po sa inyo. Thank you po sa pagsisend ng stars. And Ma'am Annaline, thank you rin po sa pagsisend ng stars. Okay, so yan po. Okay, so next po. Kailan naman po natin ginagamit ang nang na mahaba? Yung N-A-N-G po. Dito marami talagang nagkakamali. Okay, so halimbawa po. Kapag sinasagot ang tanong na paano? Paano tumakbo si Maria? Tumakbo si Maria nang nakapikit. Tumakbo si Maria nang nakapaa. No? So yan po ay gumagamit ng nang na mahaba. Okay? So yan po yung ginagamit natin. Nang na mahaba kapag sinasagot po yung tanong na paano. Okay? Next po. Okay? So kapag umuulit ang kilos, halimbawa po, takbo ng takbo si Maria kahapon. Kanta ng kanta si Maria habang naliligo. Okay? So pag inuulit po yung pandiwa o yung kilos, nang namahaba po ang ginagamit po natin. Okay? So ayan po. So yung nang namahaba po, yun po yung ating ginagamit. No? So, marami po ako nakikita po dito na ano sa mga Facebook posts na pag ginagamit po nila yung salita na takbo ng takbo, ano, maikling nang lang po yung ginagamit. So, dapat po ito ay nang na mahaba. Okay? So, thank you po. Maraming salamat po. Thank you po, Ma'am Joy, no, from North Cotabato. No, salamat po sa pagsisend ng stars. Hello po sa mga taga Masbate at mga taga okay, yan. Hello po sa mga taga Masbate at dyan din po sa mga taga Tagkawayan, Quezon. Okay, maraming salamat po. Sunod po. Ibang salita sa noong o when. Okay? So, wala na raw pagkain nang dumating ako sa hagdan. So, ginagamit din po natin yung nang na mahaba bilang ibang salita doon sa when. Okay? So, wala na raw pagkain nang dumating ako sa handaan. Okay? Sige po. Next po. Ito rin po ay ginagamit para sa ibang salita sa para at upang. Tingnan po natin, no? Hugasan mong mabuti nang mawala ang sebo sa mga plato. Tingnan natin pag pinalitan natin ng para kung tama pa rin. Okay? So hugasan mong mabuti para mawala ang sebo sa mga plato. Okay? Hugasan mong mabuti upang mawala ang sebo sa mga plato. Okay? So, nang na mahaba po yung gagamitin natin. Kung lagi na po tayong gumagamit ng para at upang, pwede po nating ipamalit yung nang na mahaba. Ayan. Okay po. Sige po, drill po tayo para po sa ating nang na maikli at nang na mahaba. Hello po muna para sa mga taga Marawi City. Para sa mga taga Tablas, Romblon, hello po. Sobrang ganda po sa Romblon. Mula po sa mga taga Tanhay City, Negros Oriental, hello po sa inyo. Hello po sa mga taga Cebu City. Hello po sa mga taga Zambales at sa mga taga Surigao,
del Sur. Ayan, no? Hello po. At sa mga taga South Cotabato. Ayan. Thank you po sa panonood, Ma'am Luella. Shout out po sa inyo. Salamat po sa pagsisend ng stars. Ayan. Okay. Sige po, sagutin po natin ito. Si Anna ay talon blank talon sa tuwa nang makita ang resulta ng blep. Ayan. Si Anna ay talon blank talon sa tuwa nang makita ang resulta ng blep. Ayan, very good. Ang tamang sagot ay nang na mahaba. Very good po, no? At tayo ay siguradong tatalon ng tatalon sa tuwa pag nakita niyo po natin ang ating mga blep results. Ayan, very good. Shout out po sa mga taga Iriga. Ayan, nagpunta po ako dyan noong 2019. No, napakaganda po sa Iriga. No, Ma'am Zara, shout out po, and Ma'am Angel, salamat po sa pagsisend ng stars. Ayan, no? So, nang na mahaba po ang ating gagamitin. Very good. Sunod po, no? Isang pangarap na matutupad ang pagkakaroon ng blank lisensya. Nang na mahaba po ba o nang na maikli? Ano po yung ating sagot? Isang pangarap ang pagkakaroon o isang pangarap na matutupad ang pagkakaroon blank lisensya. Okay? Ma'am Blaze Fortuno, salamat po sa pag-send ng stars. Thank you po. Okay, hello po sa mga taga Nueva Vizcaya at mga taga Pangasinan. Shout out po kay Ma'am Virginia Cabrera Herederos para sa thank you po sa pag-send ng stars. Okay? So ano po yung sagot po natin dito? Nang na maikli o nang na mahaba? Isang pangarap na matutupad ang pagkakaroon blank lisensya. Nang na maikli po ba o nang na mahaba? Okay, ayan. Opo naman po. Tayo po ay, okay, lahat po tayo, tama yan Sir CJ, lahat po tayo ay tatalon sa tuwa at saya very soon. Ayan, okay. Tama po ang inyong sagot. Ito po ay nang na maikli, no? So, isang pangarap po ninyo ang matutupad. Ito po ay yung pagkakaroon ng lisensya. Okay? So, sa lahat po ng naririto, magtiwala lang po tayo at patuloy na sumubaybay sa ating ang mabuting balita. At patuloy natin itong suportahan bilang pantulong sa ating lahat, no? Para mag-top sa ating board exam. Okay? Hello po sa mga taga-Aklan. Hi po, Ma'am Hazel, para sa thank you po sa pagsisend ng stars. Ayan, very good. Sunod po, ang mga reviewer na makikita rito ay pag-aari blank CBRC. Ang mga reviewer na makikita rito ay pag-aari blank CBRC. Ito po ba ay nang na maikli o nang na mahaba? Okay, thank you po. Hello po sa mga taga-Albay na nanonood sa atin ngayon. Ayan, magiging LPT po tayo ngayong 2022. Ayan, i-claim po natin yan, yung ating pagiging LPT. Ayan, shoutout po kay Ma'am Lot Copang Mikutuan para po sa pagsisend. Thank you po sa pagsisend ng stars. Okay, yan po. Okay, sige po, no? Ano po ba yung ating sagot? Ang mga reviewer na makikita rito ay pag-aari blank CBRC. Okay. Sige po, ito po ay okay, nang CBRC, maikling nang po kasi po ito ay nagsasaad ng pagmamay-ari. Okay, thank you po kay Ma'am Marifel Deham para sa pagsisend po ng ating stars. Okay, salamat po. Ayan. Okay, sunod po, para maging top-notcher, kailangan mong mag-review blank sa CBRC. Para maging top-notcher, kailangan mong maging blank, maigi, o mag-review blank, maigi sa CBRC. Okay? Nang na maikli po ba o nang na mahaba? Okay? Kailangan mong mag-review nang maikli po ba o nang mahaba sa maigi sa CBRC.
Yes, thank you po Sir Jihad para po sa pagsisend ng stars. Yes, i-claim na po natin yan. Lahat po tayo magiging LPT ngayong 2022. Ayan, okay po. Sige po, ano po yung sagot po natin? Hello po sa mga taga-Cabanatuan City. Ayan. Ano po yung ating mga sagot para sa item po na ito? Ayan, tama po, no? Magiging LPT po tayo lahat. Okay, para naman po sa mga magti-take ng June, no, na let, no? Magiging LPT po tayo. Papasa at magtatop tayo sa board exam. Okay? Sige po, para maging top notcher, kailangan mong mag-review blank maigi sa CBRC. Ang tamang sagot po ay nang na mahaba, no? Kasi po yung word na maigi ay isang pang-abay. Okay, very good po, Ma'am Mecca. Tama po yung inyong sagot. Okay, thank you. Okay? Sige po, shoutout po para sa mga taga-Albay, no, na nanonood po sa atin ngayon. Ayan. So, paalala po, no, para sa mga gusto pong mag-order ng books, nakapin po sa ating live yung link para po sa ating book orders. Okay, thank you po. Let's claim it. Kaya po natin to. Magiging LPT po tayo ngayong taon. Ayan. So, ngayon, punta po tayo sa may at mayroon. Ano po ba yung angkop na gamit nito? Gagamitin po natin yung may kung ang sinusundan po nito ay mga pangalan. Halimbawa, tao, aso, relo, piyesta. May tao, may aso, may relo, may piyesta. No? So mga pangalan po, gagamit po tayo ng may. Okay, sunod naman po ay yung pandiwa. Halimbawa po, may nagbabasa, may nag-aaral, may magtatap, may papasa sa board exam, 'di ba? So yun po ay gagamit ng salitang may o ng katagang may. Okay, sige po. No, sunod po ay yung panguri. May maganda, may mabait, may matalino. Ayan. So gagamit ang gagamitin po natin ay may. Okay. Ma'am Christine, salamat po sa patuloy na pagsuporta sa CBRC. Ayan, maraming salamat po. Okay, thank you po. Hello po para sa mga taga Muntinlupa. Ayan, hello po sa inyo, sa lahat po ng mga nanonood. Thank you po. Salamat po sa aking family diyan, no, sa Muntinlupa. Sige po, mga pang-abay, no? So gagamit po tayo ng may sa mga pang-abay, may marahan, may malayo, may maaga, no? So ginagamit po natin yung may kung yun po yung mga salitang ating susundan. Okay, very good po. Maraming salamat. Sunod po ay mayroon. Okay, gagamit naman po tayo ng mayroon kapag ang sinusundan ay kataga o enclitic, no? Sir Vincent Hernando Gamayon, shout out po. Thank you po sa pagsisend ng stars. Ayan. So, gagamit po tayo ng mayroon kapag kataga o enclitic po yung ating sinusundan. Okay? So, halimbawa, mayroon ba? Mayroon bang pagkain? Mayroon pa bang pag-asa? Meron man ding pag-asa, di ba? So, meron po tayong ba, pa, at man. Ano? Ito po yung ating mga kataga o enclitic kung saan gagamit po tayo ng mayroon kung ito po yung ating gagamitin. Okay, sige po, no? Sunod po. Ginagamit po natin yung mayroon kapag ang sinusundan po nito ay mga panghalip, panao, o pamatlig. Halimbawa po, mayroon ako, mayroon ikaw. Mayroon tayo, sana all, 'di ba? Kaya lang mayroon kayo, no? Kaya hindi pwede. Okay? So mayroon 'yon, mayroon iyan at ito, no? So kapag po gumagamit tayo ng panghalip panao o pamatlig, gagamit po tayo ng mayroon. Okay? So Ma'am Riza Aquino, pwede po tayong mag-fill out ng ating book order para dito po sa Google Forms na nakapin po sa ating Facebook Live. Ayan. So nakapin lang po dyan yung ating Google Forms para sa pag-o-order. Ayan po. No? Sige po. At gumagamit or ginagamit din natin yung mayroon bilang sagot sa tanong na may. No? So halimbawa, may ballpen ka ba? Okay? So ang sagot mo ay oo,
Mayroon. Okay, sige po, no? Yan, no? Kontakin lang po natin yung number na nandoon po sa pinned post na ito. Okay, so yun po. Thank you so much po sa inyong pagsasagot, pakikibahagi, no? Pagsisend ng mga hearts, no? So, ayan po, nakakatuwa, no? Ayan, very good. Okay, so ngayon po, marami din po talagang nalilito sa paggamit ng din at rin at daw at raw. Okay, hi po Ma'am Lilith, makaka-order po kayo. Pag kinlink nyo po yung link po na nandito po, nakapin po dito po sa ating Facebook Live. So nandyan na po yung link para po tayo ay maka-order po ng ating mga books. Okay, so ayan po. Sige po, no? Din at rin. Daw at raw, ano nga ba ang dapat paggamitan? Ayan, marami po tayong nalilito, no? Doon po sa din, rin, daw at raw, marami pong nalilito sa paggamit po niyan, no? Kaya ngayon po, bibigyang linaw po natin. Yan, may tanong si Sir Denmark Perez Bulanadi, no? Tama daw po ba yung word na meron? Yung meron po ay colloquial term ng mayroon. So formally po, dapat po yung ginagamit po natin ay mayroon. Kaya lang syempre sa pakikipagtalastasan, gumagamit o ginagamit natin yung mga salitang colloquial gaya ng meron para mas mapabilis yung daloy ng komunikasyon. Pero po sa formal language po, ang tama po talaga ay mayroon. Ayan, no? So yun po, pero sa paggamit kasi, di naman po din natin maiiwasan. Pero sa formal language, dapat po natin gamitin yung mayroon. Okay? So ayan, no? Hello po para sa mga nanonood mula sa Tarlac City. Ayan. Hello po, no? Para sa inyo dyan. Para sa mga taga-Antique. Ayan. Hello po. Wow! Shout out po kay Ma'am Love Marie, no? Nagulat ako, Love Marie, yung, ano, yung pangalan. Okay, shout out po sa inyo. Salamat po sa pagsisend ng stars. Ayan. Okay, thank you so much. Kailan po natin gagamitin yung daw at raw at din at rin? Ganito po yan, mga future board exam top-notchers, no? So yung daw at din, yung letter D, yung simula, ginagamit po natin yan kapag ang sinusundang salita ay katinig o consonant. Okay? So pag katinig o consonant, yung sinusundang salita, gagamit po tayo ng daw at din. Yes po, Ma'am Diane May Velasco, meron din po tayong Filipino majorship book na pwede nyo po yung orderin. Nakapin naman po yung ating link sa pag-o-order. Okay? Hello po, Sir Aristotle Magnaye. Thank you po sa stars. Ayan, salamat po. No, sige po, para po sa mga daw, or sa daw at din, ginagamit po natin ang katagana ito, yung letter D, nagsisimula, kapag ang ating salitang sinusundan ay katinig ang hulihan o consonant. No, so halimbawa po, ang salita po ay masarap. Ano po yung huling letter? Letter P. Yung letter P po ay consonant. Kaya gagamit po tayo ng daw o din. Masarap daw magbakasyon ngayon. Okay? Masarap daw. Letter D. Kasi po, ang sinusundan po natin ay consonant. Ma'am, sa lahat po ba ng pagkakataon, gagamit po tayo ng daw at din kapag ang sinusundan ay consonant? May special case po. Halimbawa, ang huling patinig ay nagsisimula sa titik R. Halimbawa, nagtatapos no, sa rare-riro-ru yung salitang sinusundan. Kawawa naman po yung mga friends natin na medyo bulol sa R. No, bakit? Kasi para raw, 'di ba? Mahirap. No, kaya ang gagawin po natin, daw na po 'yon o din. Para daw, para din, no? Kasi nagtatapos yung salitang sinusundan sa ra, re, ri, ro, ru. Okay? So 'yun po 'yon, no? 'Yun po yung special case. Okay? Sunod po, yung raw at rin. Ayan, yung Facebook Live po, after po, no, ay makikita po din naman po natin ito sa
YouTube channel po ni Dr. Carl E. Balita. No, like, share and subscribe po tayo sa YouTube channel ni Sir Carl E. Balita. Makikita po natin 'yan pag sinearch po natin sa YouTube. Thank you po. Ayan po, no? So sunod naman po, gagamit po tayo ng raw at rin kapag naman po ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig. Okay. Kapag yung sinusundang salita po natin ay nagtatapos sa patinig, gagamit po tayo ng raw at rin. Okay, so ganun po yun, no? Raw at rin, pag nagtatapos sa patinig, o vowel, no? So halimbawa, masaya, raw, masaya raw, mag-review sa CBRC. No? Masaya raw, letter A kasi yung huling titik ng salitang masaya, kaya raw ang gagamitin natin. Pero hindi nyo na kailangan makinig mula sa mga opinion ng iba kasi ngayon pa lang alam na natin na masaya talaga na mag-review sa CBRC. Ayan, very good, no? So yan po, maraming salamat po para sa mga nagsisend ng stars. At gayon din po, shoutout po para po sa mga nanonood mula sa Samar. Ayan, okay po, no? So sunod naman po, ma'am, meron po bang special case sa raw at rin? No? So yung raw at rin ay ginagamit din po natin kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa malapatinig. Ano po yung malapatinig? Ito po yung parang patinig o tunog patinig or tunog vowel pero hindi. So parang kayo pero hindi. Hindi, joke lang. Okay? So malapatinig. Okay? So ito po yung W at Y. Pag ang salita pong sinusundan po natin, no, ay W at Y, ito po ay malapatinig. Kaya ang gagamitin po natin ay raw o rin. Okay? So tatandaan niyo po, kapag ang sinusundan ay nagtatapos sa consonant, gagamit po tayo ng daw. Kapag ang sinusundan ay nagtatapos sa vowel, gagamit naman po tayo ng raw at rin. Ayan, okay po. Meron po tayong majorship book para po sa lahat po ng ating majorship. Okay? Katinig po, consonant. Patinig po, vowel. Okay? Gagamit po tayo ng daw kapag ang sinusundan ay katinig at gagamit naman po tayo ng raw o rin kapag ang sinusundan ay patinig. Okay, salamat po sa inyo pong mga comments po dyan. Okay. Okay, ayan, tama po, malinaw raw, W po, no, kasi po ito ay malapatinig. Okay, hello po, watching po, nanonood din po sa atin, no, yung mga nandyan, mga kababayan natin dyan sa Singapore. Hello po dyan, ingat po tayong lahat palagi, okay, yan, may buhay rin, very good, yun pong ating gagamitin. Okay, sige po, no, tingnan po natin. Okay, ano po yung tamang sagot dito po sa mga ito? Mabuti, ano po yung sagot? Mabuti. Okay, raw o rin ba o daw o din ang ating ilalagay po saan? Mabuti. Mabuti. Okay. So hello po para sa mga taga Nueva Ecija, mga nanonood mula sa Nueva Ecija. Okay? Matakaw raw. Ayan, tama po yun, ma'am. Okay, sige po. Mabuti. Okay, ano po yung tamang sagot? Okay, very good po. Ang tamang sagot ay raw o rin. Very good. Sunod po, maaasahan. Ayan. Salamat po, Ma'am Jolina. Salamat po. Maaasahan. Ano po yung ating gagamitin? Daw o din? Ano daw po ba yung gagamitin natin? Daw o din o rin at raw o rin? Ay, ano po yung gagamitin natin?
Okay. Dean o Dao. O Dao o Dean. Very good. No, hello po para sa mga nagtatanong kung paano po mag-avail ng ating majorship books. Para po sa mga book orders, meron po tayong pinned post dito para po sa Google Forms. If you fill out nyo po yung form para po maka-order po kayo ng mga libro. Ayan, no? So, ang sagot po, sunod, abot kamay. Yan, abot kamay na po natin ang ating mga lisensya dahil sa program na ito. Ayan, ano po yung ating sagot? Hey, abot kamay, very good. Rao o Rin, kasi nagtatapos sa mala patinig at ito ay yung letter Y. Okay, very good. Maraming salamat po. Sunod po ay ayan. Okay, ano po yung sagot natin? Mapanuri. Yan, mapanuri. Ano po yung sagot natin dyan? Hello po, para sa mga taga Masbate, para sa mga taga Aklan. Ayan, salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating program. Ayan, okay. So, mapanuri. Ano po yung ating sagot dyan? Okay, mapanuri. Sige po, ayan, no? Ang tamang sagot po ay Rao o Rin. Ayan, very good, no? So, Rao o Rin po kasi nagtatapos sa letter I at ang letter I po ay patinig. Ayan, okay, very good. Salamat po. Sunod po, makatuwiran. Ano po yung ating sagot po dyan? Makatuwiran. Makatuwiran. Okay. Sige po. Ano po yung ating sagot? Makatuwiran. Letter N. Ayan. Makatuwiran daw. O din ang ating gagamitin. Sunod po. Maprinsipyo. Yan. Maprinsipyo. No? Yan po ay? Okay. Very good. Rin o Rao. No? Alam po natin, no? Kung prinsipyo ang pag-uusapan. No, si Sir Carl Balita po talaga ang taong para dyan. No, dahil sa kanyang pinaninindigan ng prinsipyo na tayo ay matulungan, no, para sa pagpasa, no, sa board exam para ang ating sistemang pang-edukasyon ay mas umunlad, no. Nakita naman natin very generous ang ating free review para sa ating let. Ayan, no? Kaya maraming salamat din po para sa inyong pagsuporta at patuloy na panonood, no, sa ating program. Ayan, salamat po. Samahan niyo po kami, no, palagi sa ating programang ito. Ayan po. Sige po. Ngayon naman, alamin natin kailan ba tayo dapat na gumamit ng gitling. So ngayon, talakayin natin ang gitling. Kailan ba dapat gamitin? Okay. Sige po, no? Ginagamit po natin ang gitling una sa pag-uulit ng salitang ugat o mahigit sa isang pantig ng salitang ugat. So, pag inuulit po natin yung salitang ugat, gagamit po tayo ng gitling. O kahit po mahigit sa isang pantig. So, pag naulit natin yung dalawang pantig ng salitang ugat, gagamit po tayo ng gitling. Sir Roger Ariola, shoutout po. Thank you po sa pagsisend po ng stars. Ayan po, no? So, gagamit po tayo ng gitling. Halimbawa, isa-isa. Inulit natin yung salitang ugat. Dala-dalawa. Inulit natin yung dalawang pantig ng salitang ugat. Kaya po tayo ay naglagay ng gitling. Sunod po ay araw-araw, no? Ayan po, no? Sunod ay taon-taon. So yung naglalagay po tayo ng gitling pag inuulit po yung salitang ugat o higit sa isang pantig ng salitang ugat. Ayan. Okay, sunod po. Gumagamit din po tayo ng gitling kung ang unlapi, okay, o yung prefix natin ay nagtatapos sa katinig, nagtatapos sa consonant. At ang salitang nilalapian ay nagsisimula sa patinig o vowel na kapag hindi ginitlingan ay magkakaroon ng ibang kahulugan. Para po mas madali po na maintindihan po natin ito, bigay po tayo ng example. Example po, mag-usap. Okay. Yung atin pong unlapi ay mag, nagtatapos sa letter G. Ang letter G po ay katinig o consonant.
Tapos yung atin pong inuunlapian o nilalapian ay nagsisimula sa letter U. Ang letter U po ay patinig o vowel. Ngayon, para po maging malinaw yung kahulugan ng salita, no, lalagyan po natin ng gitling. Kaya po yan ay mag-usap. Kasi pag di mo yan nilagyan ng gitling, ang basa dyan mag-usap. No, so hindi po maiintindihan. Okay? Sige po. Okay, sunod po ay mag-asawa. No, so nagtatapos sa letter G yung ating panlapi, nagsisimula naman sa letter A yung ating nilalapian. Kaya yan po ay magkakaroon, no, kailangan lagyan ng gitling. Ayan po, no. Sunod po, nag-alok. Okay? Meron pong unlapi na letter G. Ayan, nagtatapos sa letter G. Tapos, yung letter A po ang simula ng salitang ugat. Kaya po, nilagyan natin ng panlapan ng gitling ang ating salita. Okay? At yun po, pag-asa. Okay? So, wag pong mawawala ng pag-asa kasi ngayong taon, magiging LPT ka na. No? Kaya wag po tayong mawalan ng pag-asa. Ayan, very good. No? Sunod po. Okay? Ginagamit din po natin ang gitling kapag may katagang nawawala sa pagitan ng dalawang salitang pinagsama. Halimbawa, silid-aralan. Yung silid-aralan po kasi, ito po ay silid na aralan. Okay? So dahil tinanggal natin yung na, no, yung katagang na, nilagyan na lang po natin ang gitling. Okay? So yun po, no, silid-aralan. Yung silid, okay, silid na aralan, tinanggal natin yung na, nilagyan na lang po natin ng gitling. Sunod po, lakad pagong. Yan po ay lakad ng pagong. Okay? So, lakad pagong, lakad ng pagong. Tinanggal po natin yung nang, kaya po pinalitan natin ng gitling. Sunod po ay bukas palad. No? Yung bukas, ang palad. Tinanggal po natin yung ang, kaya po tayo ay gumamit ng gitling. Okay? At para sa huli po, humigit, kumulang. No? Yung humigit, kumulang po, humigit at kumulang po. Tinanggal po natin yung at, no, humigit o kaya yung o, humigit o kumulang, tinanggal natin yung o, no, kaya po lalagyan po natin ng gitling. Okay? So kaya po yan ay may gitling. Okay? So sunod po. Okay? Okay, number 4, kapag may unlapi ang tanging ngalan ng tao, lugar, brand o tatak ng isang bagay o kagamitan sa gisag o simbolo. Ang tanging ngalan ay walang pagbabago sa spelling. Okay? So ganito po, no, maka-CBRC, no? Tayo po ay maka-CBRC dahil binibigyan po tayo nito ng makalidad or quality review experience. Diba? Alam po natin yan at napatunayan po yan ng mga nag-review na sa ating review center. Pag CBRC po, pag ikaw ay tatak CBRC, tatak card balita po yan. Kaya good or best review experience you can ever avail. Ayan, no? Kaya maswerte po tayong lahat dahil tayo ay tatak CBRC. Ayan. Sunod po. Kapag ang panlaping ika ay inuunlapi sa numero o tambilang. No, marami pong nalilito dito. Akala po nila basta number, lalagyan po ng panlapi. Okay? So, yun po, no? So, ika, isa ng Abril. Okay? So, yung 1 po na buong 1, okay, o yung number o numerical value or numerical form na 1, no, ay yun po yung nilalagyan natin ng gitling, no? So makikita nyo din po diyan, ika-10 ng Mayo, yung 10 po, ito po ay numerical value din po, kaya may gitling. Tapos yung 3 naman po, ganun din po. Pag may numerical value, ito po ay nilalagyan ng gitling po. Okay? So yan po, no? Lalagyan po natin ng gitling. Okay? Sige po, no? Next po. Kapag isinulat ng patitik ang mga unit ng fraction. Una po, halimbawa, yung 3/4. Yung 3/4 po sa Filipino po or sa ating ano po. Okay? So yun po, no? Sa Filipino po, yung 3/4 po ay tatlong kapat.
Okay, so yung fraction po, meron po tayo kasi ditong ano po eh, dun sa fraction, di ba, na naghahati sa numerator at denominator, yun po ay tinatransfer natin bilang gitling. Ayan, okay. Next po, two-thirds po. Sa Filipino po ay dalawang katlo. No? So meron pong gitling din po iyan. Okay, so dun lang po din natin ginagamit yung gitling. Okay? So, yun po, no? Okay, sige po. Meron pong, tapusin ko lang po ito tapos sabihin ko po or ipaliwanag ko po yung mga special cases po. Okay? Sige po, no? Okay, seven po, kapag pinagkakabit o pinagsasama ang apelido ng babae sa at kanyang asawa. No, pwede po kasi na pag kinasal po tayo sa ating mga mapapangasawa, kailangan po na tayo po ay hindi po required pala na gamitin po natin yung mismong ano lang po apelyido ng ating asawa. Meron pa rin po tayong choice kung ano po yung gusto nating gamitin. So meron pong mga babae na kapag sila po ay kinakasal, gusto po nilang ikabit yung kanila pong pangalan o yung apelyido po nung kanilang sa pagkadalaga doon sa apelyido po nung kanilang napangasawa. So ito po, halimbawa, Santos Reyes, lalagyan po natin yan ng gitling. Halimbawa, ikaw si Laida, no? It takes a man and a woman ang drama mo, Magtalas Montenegro, no? So lalagyan po natin yan ng gitling, no? Shout out po sa mga ano dyan, no, katala natin dyan. Okay, sige po. So, may gitling po yun. No? So, sunod po, kapag hinati ang isang salita sa dulo ng isang linya. Halimbawa po, itong sentence na to. Ang mga nanonood ngayon ay siguradong papasa at magtatop sa board exam dahil sila ay masisipag, matsatsaga, at tatak. CBRC. Ayan, no? So, nakita po natin, totoo yan na, yung mga nanonood po ngayon, papasa at magtatap sa board exam. Kasi tayo ay masisipag, matsatsaga, at syempre, tatak CBRC. Ayan, so kung makikita nyo po dyan, may mga naputol na salita. Kapag po may mga naputol na salita sa dulo ng isang linya, gagamit po tayo ng gitling. Okay? So, yun po yun, no? Gumagamit po tayo ng gitling. At tandaan po natin, hindi po tayo pwede magputol ng salita ng titik lamang. Dapat po, puputulin po natin siya eksakto sa pantig o dun sa syllable. Okay? So, yun po, no? Meron pong mga question. Meron po tayong mga question doon sa Dean Rin Daw Raw. Okay? Sorry po, I stand corrected, no? Letter D po ito. Daw at Dean. Okay, sorry po. Kasi special case po ito, mapanuri, rare, riro, ru. So, ri po ito, daw at Dean. Okay, salamat po, no? Pasensya na po. Meron lang po tayong counting typographical error. Okay, salamat po sa pagpo-point out po nun. Maraming salamat. Okay, sige po, no? Next po. No, mag-drill po tayo ngayon. Yung paglaya na ganitong spelling, tama po ba o mali? Okay, pwede po tayong sumagot dito po sa ating dito po sa comment section ng ating Facebook Live. Ayan, no? Sige po, paglaya, tama po o mali? Okay. Okay, tama po o mali yung paglaya? Ayan, malinaw na po ha. Pasensya po, pasensya na po. No typographical error po. Okay, thank you. Salamat po. Sige po, yung paglaya po dito, tama po ba o mali yung spelling? Okay, Sir Silverio Kadungan, salamat po sa pagsisend ng stars. Salamat po.
Okay, makaka-order po kayo at makakapag-fill out ng form kapag kinlik nyo po yung nakapin na post or na-comment dito sa ating Facebook Live. So tama po ba ito o mali? Ito po ay mali. Dapat po walang gitling. Ang tamang sagot po ay paglaya, wala pong gitling. Kasi po hindi naman po nagsisimula sa vowel yung salitang laya. Okay? Sunod po, pag-asa. Tama po ba to o mali? Tama po ba to o mali? Pag-asa. Okay, tama po, no? Yung pag-asa ay may gitling. Sunod po, may saya. Yung may saya po ba, ito po ba ay tama o mali? Ito po ba ay tama o mali? Ayan, no? Yung may saya po. Okay? Yung may saya po ay... Okay, Sir Keith Ramos, maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagsisend ng stars. Okay? May saya. Okay? Ma'am Mary Jane Jasmine Rica Huerta, shoutout po sa inyo. Thank you po sa pagsisend ng stars. Ito po ay mali. Okay, yan po, no? Sige po, sunod po. Okay, magkasintahan. Ito po ba ay tama po o mali? Yan, no? Yung magkasintahan po ba, tama po o mali? Okay, magkasintahan, yung spelling po dito, tama po ba yan o mali? Okay, sige po, yan po ay mali. Kasi po yung letter G po, yung kanya pong salitang ugat ay kasintahan, nagsisimula sa letter K at hindi naman po sa letter A. Ayan, okay, sige po, mag-ate. No, ito po ba ay tama o mali? Tama o mali po ba? Tama o mali po ang mag-ate. Okay, yung mag-ate po ay tama. Okay, salamat po sa pagsagot. Sunod po, pag-ibig. No, tama o mali po? Okay, pag-ibig, tama o mali po? Yan, okay. Sige po, no. Mali po. Ay, tama po. Sorry. Tama po yung pag-ibig. Kailan ba naging mali ang pag-ibig? De joke lang, okay? So, tama po yung pag-ibig. At syempre, dahil sa pag-ibig namin sa inyo, no, naisasakatuparan natin ng matagumpay ang programang ito. Ayan, okay. Sige po. Tama po, no. Tama yung pag-ibig. Pagsisikap. Okay, pagsisikap naman po. Yung pagsisikap po ba? Ano po ba ito? Tama o mali? Yan, okay. Yung pagsisikap po ba ay tama o mali? Okay, yung pagsisikap po ay tama, no? Kaya wala po itong gitling. Sa pamamagitan ng pagsisikap, pwede ba tayong magtatap? Magtatap po ba tayo sa board exam? Tama o mali po ba ang pagkakalagay ng gitling dito? Tama o mali po ang pagkakalagay ng gitling dito? Okay, sige po, no? Tama po, very good. Tamang-tama po na tayo po ay magtatap sa ating board exam. Very good. Maraming salamat po, no? Magtatap tayo sa board exam. Kaya for the last time, papasa po ba tayo sa board exam? Papasa po ba tayo sa board exam? Yan, no? Siyempre pa, no? Tayo ay papasa. Papasa po tayo sa board exam. Tamang-tama po yan. Okay. Opo, papasa po tayo. Papasa tayo sa board exam. Tuldukan na po natin. Papasa tayo sa board exam. Magtatap po ba tayo sa board exam?
Of course, magtatapot tayo sa board exam, walang duda, dahil tayo ay tatak CBRC, no? Kaya bago po tayo magtapos para sa araw na ito, no? Or para sa gabing ito, rather, no? Gusto ko lamang pong iwan sa inyo yung sinabi ni Theodore Roosevelt. Believe that you can and you're halfway there. Future teachers, future LPP, future top-notchers, no? Now that you believe that you can, you're already halfway there. And you are in the right place. Because here in CBRC, we can meet and we can make the dream and the dreamer become one. That's our goal. Kaya dapat po talaga na tayo po ay laging sumubaybay sa ating mabuting balita. No, once again, ito po ang mabuting balita, no? May kinalaman sa wastong paggamit ng salita. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat, no?